Pasintabi po sa mga naghahapunan, hindi lang nilakaran kundi pinapak pa ng mga daga ang panindang karning baboy sa isang talipapa sa Maynila. Kuhang-kuha at viral na ang video ng tila pagmukbang ng mga daga sa paninda. Natuntun ng isa naming team ang tindahan na pinasara na po ng veterinary office ng lungsod. At nakatutok si Jonathan Andal. Animoy nagmumukbang ang mga dagang ito sa dami ng karne ng baboy na pinapapak nila sa isang tindahan. Viral na ang video na yan na may halos 4 milyong views sa TikTok. Nakasarado ang pwesto ng matuntun namin sa isang talipapa sa kanto ng 13 de Agosto sa Paco, Maynila. Pero hindi pa man kami tuluyang nakalalapit. Ayun, may daga! Ayun, may daga! Ang daming daga! Ayun! Sabi ng barangay, hindi na raw nagbebenta rito ng karne ang may-ari simula nang mag-viral ang video ng kanyang pwesto. Sinubukan namin siyang hanapin doon pero hindi namin siya nakita. Hindi nga po tiga rito yung may-ari. Nangungupalan po kasi sila dyan. Pero si Aling Morena, nakausap daw ang may-ari matapos mag-viral ang pwesto nito. Kasi natanong ko siya, ba't nagganon? Sabi niya, kasi nga yung mga tauhan ko eh. Nagalit siya sa mga tauhan niya, ba't walang mga ba't walang bantay, hindi malang daw nagtawag. Yung mga daga dito parang hindi natakot sa tao kasi parang wala na silang pakialam kahit marayong dumadaan, tinataboy sila. Ayan, ang dami. Ipinasara ng Manila Veterinary Inspection Board ang naturang pwesto. Ipinalinis din ito, pinatakpan ng drainage sa kanal at nilekturan ang may-ari tungkol sa food safety. At ang mga kontaminadong karne ng baboy, ibinaon na raw sa lupa. Pag nagkaroon pa sila ng violation ulit, talagang pasasara na yung talipapa na yan pag alam. Meron po kasi kaming ordinansa rito na within 200 meter radius sa palengke is bawal magtinda ng karne sa sariwa. Ang makakapagtinda lang po ay yung mga prosen lang po. Katabilang ng talipapa ang Estero de Paco. Hinihikayat na nga raw ng City Hall ang mga nasa talipapa na pumasok sa palengke para iwas sa mga peste gaya ng daga. Pero ayaw ng ilan dahil nangihinayang sa ibabayad sa upa. Sanay na rin daw sa daga ang mga nakausap ko sa talipapa. Ay, hindi naman nangagat yan. Takot din sa amin eh. Lahat naman po ng palengke, mayroong daga. Hindi naman po talaga maalis yun. Hindi kayo natatakot? Bakit hindi po matatakot? Siyempre, may baris nga po yun. Pag nakagat ka, matatakot ka. Kaya yun, nilalason po namin para mamatay. Ang ganitong klaseng pagpapabaya ay maituturing daw na paglabag sa Meat Inspection Code na may kulong ng hanggang 12 taon at multang hanggang 1,000,000 piso. Ang sakit na pwedeng makuha natin doon pag kinagat ng daga, leptospirosis, yun yung naninilaw, multiple organ failure po siya, maninilaw lahat ng katawan niya, at hepatitis po. Siguraduhin po nila na yung binibili nila is galing sa accredited na katayan, may permit na galing sa NMIS, at saka sariwa po yung karne. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.